is on Gole, Cruz. My friends call me Emil. I'm Kathleen, Añonuevo. My friends usually call me Kath or Kate, K-Ann. Nakilala ko si Kathleen noong 2009. Actually, alam ko pa yung date, May 28, 2009. Kasi enrollment niya yun ng college. So incoming freshman siya sa PUP. Then ako noon, I was part of student council. Tapos magbabayad siya ng student council fee. Tapos yun, nagandahan ako. Kumbaga parang love at first sight talaga. Naramdaman ko nag-blur yung paligid. Tapos in that time, parang paakyat siya ng second floor noon. So parang slowly talaga, nakikita ko siya. Tinry kong magpapansin ng konti. Parang sinabi ko siya na, uy, ano ka pala, civil engineering ka din. Parang namukaan ko naman siya. Nagpapakit daw siya sa'yo noon eh. Sabi po niya, president po siya ng org namin. Then dati kasi uso pa yung GM. Yung group message. Pag may mga announcements, parang isang senda na lang. So may group message. So naka-receive po ako ng ganun, galing sa kanya, since siya po yung president. Tapos, nalaman ko na lang din na hindi naman pala niya sinend sa lahat. Parang iniisip ko, baka makuya zone down ito. Parang kuya lang siguro tingin niya sa akin. Hindi kasi ako yung type ng tao na parang kukunin ko yung number ng girls. Parang, eh, pwede bang makuha yung number mo? So instead, ang ginawa ko, kinuha ko yung number ng buong klase nila. So parang ang sabi ko na lang is, for information dissemination. So parang dumiskarte na lang ako. Pero, so ang pinaka-aim ko lang talaga, I just want her number. Tapos nung nakuha ko yung number niya, I started na mag-text sa kanya. Since mga bago kami, mga freshmen kami, okay lang daw po na mag-ask sa kanila for help. Then kung may mga kailangang hiramin, nagamit, and all, willing naman po sila magpahiram. So yun, so nung nag-offer po siya, ginrab ko na lang din. Nung nagpahiram po siya ng mga gamit, tinake ko na din po. And then, yun po, parang nag-start na din siyang mas madalas mag-message, mag-text. Actually, hindi naman po ako wala pa pong naligaw sa akin ever. I mean, parang kasi nung high school talagang focus lang din ako sa pag-aaral. And then, yun, hindi po ako nagpaligaw. Nung mas nakilala ko pa siya, syempre I want to be sure din na talagang gusto ko siya kasi baka mamaya physically attracted lang ako sa kanya kasi she's very pretty, tapos she's very intelligent. Na-realize ko na sobrang bait niya, sobrang family-oriented niya. Talagang very focused siya sa dreams niya at sa goals niya to help her family. Na nakita ko talaga na ano naman kami doon. Parang we are in the same wavelength doon sa goal na yun. So sabi ko sa kanya na, inamin ko sa kanya na gusto ko siya. And kung pwede ba ako maligaw? Nung time po na pinakilala ko na nga po siya sa parents ko, bali, bago ko siya papuntahin, inintrohan ko na po yung mama ko na, ma, may naliligaw sa akin, and gusto niya akong makita ang ligaw dito sa inyo para formally makita kayo, si Papa, tsaka yung mga kapatid ko, ganyan. Nung una, hesitant sila na tanggapin kasi baka daw po hindi ako makapagtapos sa pag-aaral. Pero sinabi ko naman po na hindi naman masasacrifice yung pag-aaral ko. Siyempre, magpo-focus pa rin naman ako doon. Kumbaga, dagdag inspiration lang siya. Pinatagal ko po ng 10 months kasi siyempre, ayoko din naman po magmadali. Ayoko din naman na parang sagutin na lang siya agad-agad na baka mamaya hindi naman, baka naman mamaya kilig lang naman yon or hindi naman talaga ganun pahalalim. Tapos baka mamaya mawala ako sa focus sa pag-aaral. Naupo kami sa park, magkausap kami, tapos sabi niya, may sasabihin ako sa'yo. Pag ganun kasi yung sinasabi niya, kinakabahan na ako. Kasi parang feeling ko, may sasabihin ako sa'yo, babastid din na kita. Parang feeling ko ganun na yung ending nun. May time na nagtatanong din naman na siya kung kami na ba or what. Sabi ko parang itigil na natin to kasi parang alam mo naman na best friend kita. So parang he's thinking na hanggang doon na lang. Pero yung fact is, sasagutin ko na siya lang. Tapos sabi niya, yung best friend mo, magiging girlfriend mo na. Nung nagsisimula pa lang kasi kami, we made rules. So rule number one namin, bawal mag-break. 2015, I decided na mag-abroad pa Singapore. Ang usapan na lang namin ni Kathleen, after 6 months, susunod siya sa akin. So yun yung nag-LDR kami for 6 months. Eksaktong 6 months mula nang umalis siya, sumunod ako. And then yun po, nag-try lang din po ako maghanap-hanap ng work. Mga 3 weeks na ako doon, pero hindi pa rin ako nakakahanap ng work. Noong time na nandoon kami sa SG, medyo madalas na din kaming nag-aaway. Kasi
Siyempre, parang magkasama na kayo, parang 24-7. So, tuwing medyo nag-aaway kami, we remind ourselves na, oh, rule number one. Para lang mag-chill down kami. Nag-SG po kasi kami, isa sa pinakagusto namin na sabi namin, magta-travel kami na magta-travel. Kasi hindi namin masyadong nagawa yun dito sa Pinas. Pag nag-travel tayo, sabi ko, ano, puntahan natin yung Japan. Nung binook na po namin, syempre sobrang happy ko kasi gustong-gusto ko po siyang puntahan. Nag-stay lang po kami dun sa friend niya, sa kababata niya na nakatira dun sa Japan. Then the next morning, meron na po kaming kumbaga itinerary na pupuntahan, which is yung sa Tokyo Art Museum. Sabi niya, meron na daw po siyang hinire na photographer. So, aura-aura lang daw po kami doon. So, photoshoot, ganyan. So, yun lang po yung alam ko. And hindi ko alam na talagang may balak na pala siya. Nagulat na lang din ako na yun na pala yung time na gusto niya mag-propose. Nung nagtanong siya, inisip ko lang agad si Mama. Sabi ko, hala, natanong na kaya niya si Mama. Kasi parang firm din si Mama before na huwag muna. Pero nung sinabi naman po niya na prior to our trip, kinausap niya yung parents ko, yung mga kapatid ko. Ayun po, medyo na at ease naman ako. And I said yes. 2019, last year, sumakit yung tagiliran ni Kathleen sa parang lower right abdomen niya. We started to plan na yung pinaka-wedding namin. Eh yung siyempre babae, nagpapapayat, ganyan. So she started to do home workouts. So akala ko naman simpleng body pain lang o muscle pain dahil nga nag-workout siya. Dumiretso kami sa hospital. Kinuhanan na ako ng for the blood test. Chinek yung vitals ko. And then sobrang tagal din po kasi namin naghintay for the CBC results. Sabi ng doctor, when was the last time na nagpa-blood test siya? Sabi namin, matagal na. Sabi ng doctor, yung result kasi ng blood test niya, kakaiba. Parang sobrang dami daw nung white blood cells count niya. Very abnormal. And dinirecho kami ng doctor, sabi niya, this is highly suspicious leukemia. Ramdam na ramdam ko ba din yung dinidrill, yung bawat paghugot nila ng parang bone marrow sample sa akin. So sobrang sakit. Then talagang umiiyak na ako, nagpapalahaw na ako doon. Nung time po na yun, hindi pa po talaga nagsisink in sa akin na leukemia yung diagnosis. Parang iniisip ko na ano lang, kumbaga mild na sakit lang, nung gagaling ka kagad. And ayokong i-instill sa utak ko na mamamatay ako. Kasi gusto ko pong gumaling, kasi kailangan kong gumaling para sa family ko. Weekly po yung chemo ko, so sobrang hirap kasi may time po na talagang sobrang pasapasa na yung buong braso ko. Tapos kapag tutusukan nila ako ng karayom, parang nagko-collapse na yung mga ugat kasi sobrang bumbog na sa lahat ng tuso. Gamit yung normal na gunting lang, kinalbunan niya yung buhok ko. May mga moments na after chemo niya, talagang hinang-hina siya. Tapos, syempre, all the side effects of chemo. Ayan yung suka siya ng suka. Ayan yung bigla siyang lalagna rin. Yung sobrang sakit ng chan niya, sobrang sakit ng ulo niya. Alam ko po na nahihirapan siya, pero hindi rin naman niya pinapakita sa akin. Lahat ng flaws ko, nakita na niya. Ang dami nang nagbago sa akin physically, simula nung nag-meds ako. Kasi, umayat ako ng sobra, tapos tumaba naman ako ng sobra nung nag-steroids. Then nag-breakout ako dahil din sa steroids, nakalbo. Pero andyan pa rin po siya. Parang ayoko na lang isipin what will happen next. Kaya di naman ganun kasi nakikita ko din naman kung gano'ng ka-positive si Kathleen eh. Kung gano'ng siya katapang. Basta lagi lang naman kasi namin sinasabi, rule number one. And now, here we are to this moment we've long dreamt of. The journey has never been easy, but what's important is we choose to stay. Itong date na napili namin, na yung kasal namin sa 515, eksakto kasi siya na 10th anniversary namin. Nung tinatanong nila ako before kung gusto ba nilang paagahin ko yung kasal, sabi ko, bakit papaagahin? Siguro iniisip din nila na baka may mangyari. Basta araw-araw mo rin piliing lumaban. Araw-araw mo pa rin piliing maging malakas at matapang. Araw-araw mo pa rin piliing humalakha at umasama ko. At araw-araw mo pa rin
Piliin manatili kasama ko. Araw-araw kitang mamahalin ng buong buo. Pangako. Kathleen will win. Hashtag Kathleen will win. Talagang papatunayan po namin yun.